Welcome back po mga kapatid sa aking channel. It's me, Kawai Quiz again mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? So, usapang OFW po tayo mga kapatid, no? Kumusta po kayo? Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. Panalangin po natin, no? Na magiging okay na po ang lahat, no? Sa likod ng problema natin no, ng mga OFW. Na medyo nahirapan po tayo umuwi until now. So, ilang taon na ba, no? Ilang taon na ba tayo naghihirap no, sa problemang ito, sa usaping ito about sa pandemya, di ba? So yun mga kapatid, kumusta na kayo? Kasi sa tingin ko kasi parang lumala lalo, no, di ba? Nagkaroon na po tayo ng mga booster shot, no, dito sa Saudi kasi may naumpisahan na, no, nung December 23 kasi ano ay hindi December 24 ako na booster shot na may nauna pa doon nag-start ata sila mga 21 ang government of Saudi sa booster shot. So kumusta na po kayo? Ako na booster shot na din po ako, no. Kasi gusto ko pong umuwi talaga. Magbakasyon po ako sa Pilipinas ngayong April. So tingnan natin kung kakayanin ba natin kasi alam mo naman sa Pilipinas na naman kasi dumami naman po ang ano ang panibagong ano virus doon. So ngayon kontrolado na naman po ang Pilipinas, no, ang mga flights natin, may mga cancellation of flights na nangyari sa Pilipinas. Philippine Airlines mayroon na hindi lang Philippine Airlines, Saudi Airlines, may mga airlines pa din talaga. So ngayon mga kapatid na yung mga ano kasi dito, yung mga ibang vloggers kasi na may napanood ako, mga advices kasi nila. Talaga na, pag-isipan talaga no, ang pag-uwi. So sa okay lang kasi talaga sa totoo lang no. Kapag ikaw po ay isang OFW na maganda naman po ang katayuan mo dito sa Saudi Arabia, nagsasahod ka naman, wala naman problema sa trabaho. Bakit hindi, 'di ba? So bakit hindi nga ba na magstay? So paano naman po yung mga OFWs po natin na may mga problema po sa kanilang mga employer? 'Di ba? May problema na hindi sila makalabas, mahigpit yung mga amo, yung nag-end na po ang kontrata, yung mga pinapalayas. 'Di ba? Tapos yung mga OFWs din natin na gusto nang umuwi tapos hindi makauwi dahil sa pamasahe, ang sobrang mahal ng pamasahe. Diba? Na-remember nyo po kapatid sa sitwasyon na to. Anuin na lang po natin, generalize po. No? Sa mga tradies na ata yun may nangyari na isang OFW na ilang taon na din siya. 4 years ata o 5 years. No? Sinabihan niya kasi ang kanyang amo no, na gusto niya na umuwi sa Pilipinas. So yun, nung narinig ng kanyang amo, so pinaano siya, parang pinalayas siya, no? Na ura-urada. So yung ating kababayan, binilhan din kasi ng kanyang amo noon, binilhan ng kanyang amo ng mga damit or mga gamit, binawi sa kanya, na binawi sa kanya yun. Tapos ni-rescue po siya ng isang kaibigan din natin na vlogger dito sa Riyadh, no? So ayun, na-rescue naman po siya tapos yung sahod niya hindi na ibigay. So mismo yung OFW din po na ang namasahe doon sa taxi nung tumakas po siya. Tapos nagpa-rescue doon sa kaibigan po natin na vlogger din po na dito sa Riyadh. So ayun, na-rescue po siya. So alam niyo mga kapatid, no? Mangilan-ngilan lang yan. Buti nga pinataka siya o pinaalis siya mismo ng amo niya. Yung iba, hindi sila makauwi, no? Gustuhin man nila na makauwi, hindi sila makalabas. Kasi nga sa sobrang mahal ang ticket, hindi din kakayanin ng mga employer nila na bumili ng ticket na ganyan kamahal kasi nasa ano po, nasa 5,000 sobra, may 6,000, may 7,000 nga na ticket. So hindi kakayanin. So yan po ang dahilan din po na hindi po makauwi yung mga OFWs po natin. No, mga OFWs din po natin, yung mga kababayan po natin, especially yung nasa household nagtrabaho. So ngayon kasi, alam niyo mga kapatid, no, sa bansang Pilipinas lang kasi ang ganito, no, napauwi sa Pilipinas,
Parang sa tingin ko ang Pilipinas lang taga sa sobrang mahalang ticket. No? Dahil nga ang sinasabi niya na dahil wala ng hotel sa Pilipinas, kontrolado po ng Pilipinas ang pagdating dahil po sa pandemya, dahil din po sa mga OFW na umuwi sa Pilipinas, nahawa din po sila kahit may ano na sila, kahit may vaccination, kahit may mga booster shot. So, sabi nag-a-advise sila na magstay lang muna. Ang main point kasi natin dito, paano yung mga OFWs talaga nahirapan na sa kanilang mga amo tapos hindi makauwi? Hanggang kailan sila magtitiis? Yung iba sinusuntok sa mukha, hindi na makakain, hindi ganyan, 'di ba? Oo, totoo 'yan. Meron doon, paano sila? Hindi sila ma-rescue. Kaya sinasabi nga nila, tumawag sa polo, tumatawag tayo sa embassy. Pero alam niyo mga kapatid, ang hirap kaya tawagan. Kahit yung embassy at saka ang polo. Experience ko na yan eh. Pag tumawag tayo, walang sumasagot. Iwan ko lang kung bakit. Iwan ko lang ha kung bakit hindi sila sumasagot. Pero ikaw na Pilipino, na isang OFW, pag may connect ka doon sa ano sa embahada or sa pulo, ang bilis masagot. Pero tayo mga normal, hindi. Oh, matagal pa yan. So, ang tagal-tagal ko na dito sa Saudi nag-aabroad. Makontak man natin yung telepono, walang sumasagot. Ang sabi nga nila, try lang daw dahil sa busy. E paano yun pag problema? Sige nga. Di ba? Hindi ko naman sinisiraan eh. Hindi ko naman sinisiraan ang polo at saka yung embassy natin. Kasi yan talaga ang totoo. Totoo talaga yung nangyayari. So, balik tayo sa mga OFWs natin. So, paano makauwi po, no? Di ba? Kasi, siyempre, pag walang hotel talaga sa Manila, pag punuan na talaga, hindi talaga makauwi. Kaya nga cancel yung mga flight natin mga cancel, 'di ba? Mga cancellation of flights, ang daming mga eroplano nagka-cancel. Pero ano yung kapatid, pag-isipan na lang kahit sa government ng Pilipinas na maganda naman ang ginagawa eh, na ganyan, at least safe po tayong lahat. Safe ang mga taga-Pilipinas, safe sa buong mundo, no? Sige, sabihin na natin buong mundo. Safe na po lahat. So, paano yung nagtitiis po sa kanilang mga employer? Yung kanilang mga amo. Na hindi sila makauwi dahil sa ganyang kamahal ng ticket. Paano yun? Hanggang saan sila magdudusa? Okay lang sa atin. Okay lang sa atin, sa inyo, sa iba, na maganda ang katayuan. Pero yung mga kababayan natin na iba, alam ba ninyo kung ano ang mga problema nila mismo sa amo nila o sa katayuan nila ngayon? Nagtitiis sila. Tapos nagsabay-sabay din dito na ganito kamahal ang ticket sa Pilipinas, may cancellation, puno ang ano. 'Di ba? Alam ba kaya ng government 'yan? Alam ba ng government kung ano ang nangyayari sa ating mga kababayang OFW dito? May ganyan pala na pangyayari. O di ba? Paano ngayon kung may kababayan tayong naghihingalo na? Paano malalaman ng ano yun? Tapos sasabihin, tumawag sa pulo, tumawag sa Philippine Embassy. Eh paano nga kung hindi naman makontak at wala naman sumasagot, di ba? Oh. See? Magtiis na lang ba ang mga Pilipino natin o mga OFWs natin sa kanilang nararanasan sa pinagtrabahoan nila, malupitan, pinagplansa sila, pinagplansa yung mga katawan na binugbog at mga sinusuntok. Alam ba natin yan? Alam ba ng Philippine government yan? Kasi nagkasabay sa, kumbaga, nasabay dito eh. 'Di ba? Gusto na sana silang umuwi. Mapipigilan ang pag-uwi dahil dito sa taas ng ticket na ito. Sa sobrang mahal.
So sabihin na yung advice na iba, wag muna umuwi. Pero okay lang yun sa mga katulad sa atin, mga okay sa trabaho. Kahit naman nga ako nga eh, kahit naman na nga ako, okay naman ang trabaho ko. Kahit naman na sahod ko, binibigay naman yung sahod ko, kalati-kalati, ginagawa rin akong bumbay, pero okay na lang din. No? Matitiis ko pa naman. Pero yung iba, kaya nga, sabi nga lang iba, hindi naman po pinipigilan. Pinipigilan ang pag-uwi ng mga OFWs. Pero sa dating ng point kasi, sa kamahalan ng ticket, na makauwi na sana ang isang OFW na nahihirapan, mag-i-enda ang kontrata, hindi mabilhan ng ticket kasi sa sobrang mahal. Yun eh. Kasi chance na sana nila yun, chance na sana nila yun na makatakas sa problema nila, sa mga amo nila. Eh, ang problema yung ticket. Diba? Alam niyo yun? Since tutaw, kailan nag-umpisa ang pandemyang ito? Hanggang kailan taon yun? Anong taon yun nag-umpisa? Hanggang ngayon ba, kung matatapos ito, hanggang ngayon ba, magtitiis pa rin sila? Tiisin ba nila? Hindi! Kahit na ako, ayaw ko magtiis, di ba? Kasi sabihin naman, walang magawa ang Philippine government. Hatungkol dyan sa mga problema, sa mga airlines na yan, sa mga pagmahal ng ticket. Kahit makaka-uwi naman. Oo, makaka-uwi na nga. Pero kansilato pa rin. Ang dami. May flight naman. Pero sobrang mahal. Pero pag hindi ka maka-afford, paano ka makauwi? At saka yung amo mo, sabihin na pa rin natin na mag-aantay. Oo, okay lang naman yung advice eh, na sasabihin ng mga advice na mag-stay na lang muna tayo mga OFWs. Oo nga, mag-stay tayo kung kaya pa rin natin yung trabaho. Kung hindi na natin kaya yung trabaho, kailan natin umuwi, kailan natin mag-exit. Ang problema natin dito, ang ticket. Diba? Kung mayaman lang ako, bumili na ako ng sarili kong eroplano. Ubusin ko lahat ng mga OFWs pauwiin sa Pilipinas. Wala eh. Dahil nga protocol, may mga batas po tayo. Akala ko nga, noong 2021, patuloy na yung ano, yung ang pagbabago sa Pilipinas, yung ano. Dahil nga dito sa may ano, sa may bago na ng mga corn na ito, di ba? So, ayun. Ang sobrang hirap talaga. No? Kawawa. Alam nyo mga kapatid, no? Kawawa yung mga OFW natin. Na mga workers na nagdudusa po, no? Nagdusa po sa kanilang mga amo na hindi makauwi. So, ayun po mga kapatid. Hanggang dito na naman po, no? Mag-end na po si Kawai Koys. Abangan nyo po ni... abangan po nito ang next episode o next vlog po ni Kawai Koys. No? Usaping tungkol FW problema sa OFW pag-uwi po sa Pilipinas dahil po sa pandemyang ito. So maraming salamat. Bye-bye po. Good luck po sa atin lahat. Bye-bye!